Romans 2:1. Some of you accuse others of doing wrong, but there is no excuse for what you do. When you judge others, you condemn yourselves. Judging others means committing a self-incriminating sin. Pag ang tao ay naghuhusga sa kapwa, ang sarili niya ang kanyang ipinapahamak. Learn from wise judges. Sino ba ang wise judge? Lord, we thank you for this day. We thank you for life. We thank you for your glory that we can feel, we can enjoy, and we can share with one another. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin at ngayon kayo po ay siyang maging tagapagsalita, tagapangaral. Akayin niyo po kami turuan. Cleanse us and empower us to obey your word. Teach us, lead us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior and friend, we pray with thanksgiving. Wise judges. Napakaraming leksyon ng ibang kwento at ilang kwento sa Biblia na kahit paulit-ulitin mo, ay hindi mo ubusan ng itinuturo. John 8:2. Then early the next morning, he went to the temple, meaning Jesus went to the temple. The people came to him and he sat down and started teaching them. So here, the temple, and the equivalent today, the church, can be a classroom of and for Jesusness. Jesus was in the temple, but he was teaching outside of the temple proper. He was in the grounds. He was in the vicinities of the temple, and he was teaching. And what he was teaching was not the main lesson being taught inside the temple, but he was teaching the very, very wisdom that comes from the Father. He was teaching Jesusness. John 8, 3-5, as we continue, the Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. So here you see a very public intrusion into a very private activity of a woman and a husband of someone else, but these two people were having a relationship. So they brought this woman to Jesus. They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. So her private sin is now being made public. The law of Moses teaches us that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" So Jesus was teaching Jesusness, and the people were now invoking Moses and Mosesness. As we see that a woman, a sinner, was caught in the act, judged according to the law of Moses, condemned by stoning. So here is a showdown. Mosesness, stoning to death, or Jesusness, forgiveness, and love. The mob wanted the woman dead, so the temple, and today the church, can be a venue of and for Mosesness, for judging, condemning people. Dalawang magkasalungat na ideya ito, manghusga at hindi manghusga, mangbato at magpatawad, pumatay o magbigay ng buhay. Mosesness in collision with Jesusness. No other story could so clearly define the colliding thoughts or ideas, both recorded in Scripture. So malaki yung tension. Inabutan ng mga taong gustong patayin yung babae si Jesus ay nagtuturo. At alam natin mga katuruan ni Jesus, pagpapatawad, pag-ibig sa kapwa, pagmamahal. Pero eto, obligado siyang sumagot kasi they were appealing to the law of Moses, to the traditions of Israel, daang taon, maaring libong taon, na ito ang umiiral na kalakaran sa kanila. Pag merong nagkakasala, babatoyin hanggang mamatay. And here is Jesus sent by the Father Himself to be the light, to be the embodiment, to be the epitome, to be the realization of the goodness and kindness of the Father's love.
May stress talaga dito, may tension dahil magkasalungat na religiosity ang mga ideyang ito. So ang lahat ay hindi humihinga. Nag-aabang sila, ano kaya ang sasabihin ni Jesus? Kasi pag sinabi niyang huwag batuhin, ibig sabihin, huwag sundin si Moses. At pag sinabi niyang huwag batuhin, huwag sundin si Moses, ibig sabihin, ibasura ang kaugalian, ibahin ang pamamalakad, ibahin ang paniniwala, ibahin ang asal. Sobrang laking tension. John 8:6-7. They asked Jesus this question because they wanted to test him and bring some charge against him. So you see, kasi alam nila na pag sinabi ni Jesus na huwag batuhin, pwede na ngayong si Jesus ang batuhin. Pwede nang siya ang idemanda at siya ay mapapatunayang nagkasala. Siya na ngayon ang babatuhin, siya na ngayon ang papatayin. Alam na alam nilang yun ang kakauwian ng usapan. Pag sinabi ni Jesus huwag batuhin, therefore huwag sundin si Moses. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with his finger. Imbes sumagot si Jesus ng salita, ang sagot niya ay gawa. Yumuko siya sa lupa, nagsulat siya sa alikabok, ginagamit ang kanyang daliri. Iniisip ng iba, dahil hindi naman sinabi ng Bible ko anong isinusulat ni Jesus, ay isinusulat niya sa lupa, sa alikabok, yung mga kasalanan ng bawat isang nandon na gustong mambato. Posible naman, na yun nga, dahil sa resulta ng kanyang ginawa. They kept on asking Jesus about the woman, not about themselves, but about the woman. Alam niyo, ang isang taong may kasalanan, ang gustong pag-usapan, ibang tao, yung kasalanan ng iba, hindi yung kasalanan nila. The mob insists, because the mob already judged the woman and Jesus. And the mob wants evidence to publicly judge Jesus too. Ang hanap naman nila, hindi yung ebidensya laban doon sa babae eh, kasi meron na sila. Nagahanap sila at gusto nilang gamitin yung babae, yung kaso ng babae, para magkaroon naman sila ng ebidensya laban kay Jesus. So they will hit two birds with one stone. They could kill two people on the same issue, the sin of the woman. Ang babaeng nahuli nila in the act of committing sexual sins could be killed. And if Jesus said, huwag batuhin, Jesus could be killed too. Malaki ang nakataya. Alam niyo kung ba't malaki ang nakataya? Hindi lang yung babae ang nakataya. Hindi lang yung buhay niya. At hindi lang si Jesus, bagamat napakalaki nung taya na yun. Nakataya tayong lahat. Tayong lahat na nagkasala at nagkakasala at magkakasala pang muli. Nakataya din tayo sa usapan. Kasi kung ipababato hanggang mamatay yung may kasalanan babae, dapat lahat din tayo ngayon ay batuhin hanggang mamatay dahil tulad ng babaeng yon, makasalanan din tayo. Iba-iba lang ang hugis, korte, detalye ng kasalanan, pero kasalanan pa rin yon. Kaya ang totoo, hindi lang yung babaeng yon ang nakalugmok doon sa kalsada, sa alikabok, na naghihintay na either siya ay mabato o hindi mabato, tayo ang babaeng yon. So anong gusto mong gawin ni Jesus? Ipabato ka? Para hindi siya masisi? Anong gugustuhin ang babaeng yon? Anong gugustuhin natin? Ano ang gusto ni Jesus? Ano ang gusto ng Ama sa Langit? Dahil ang gagawin ni Jesus ay isang pagpapakita ng kalooban ng Ama sa Langit tungkol sa mga makasalanan. John 8:7-9. Finally, he stood up and said, if any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Lalong tumingkad at umigting ang pag-iisip ng mga iba scholar na isinusulat talaga ni Jesus sa alikabok ay yung kasalanan ng mga tao doon. At matapos yung ma-establish na maraming kasalanan talagang nagaganap, sinabi niya, gusto nyo batuhin ang babae? Tinatanong nyo ako kung pwedeng batuhin. Ang sagot ni Jesus ay, hindi naman huwag batuhin. Hindi rin niya sinabing batuhin. Ang sabi niya, yung walang kasalanan, mauna nang bumato. So hindi siya pwede ngayong idemanda na sinabi niyang huwag batuhin. Hindi rin naman niya sinabing batuhin. Napakagaling ng sagot.
Matapos niyang isulat ang mga kasalanan ng mga tao doon sa alikabok, siyempre, nakikita nila, curious sila kung ano sila sulat. Magkakaroon pa ba ng lakas ng mga loob yung mga taong mambato? Eh, alam naman nila na sila din makasalanan. Verse 8. Once again, he bent over and began writing on the ground. Nagdagdag pa siya. The people left one by one. Beginning with the oldest. Finally, Jesus and the woman were there alone. Siyempre, lalo sa mga sinaunang lipunan, yung oldest, yun ang pinakamalalakas ang loob, yun ang mga pinakamay-influensya, pinakamay-autoridad, at definitely, silang unang babato. Pero sila ang unang umalis. Kasi old sila, alam nila na makasalanan sila. At marahil, in proportion to their age and the length of their life, mas marami silang kasalanan kaysa doon sa bata pa lang. Kaya mas disqualified silang mambato. It was a stroke of great genius, more than Solomonic, yung ginawa ni Jesus. He established the sinfulness of all the judges there present, and then said, yung sinless, bumato. Siyempre, walang naglakas ng loob, bumato. Yung babae was relieved. And remember, ikaw, ako, tayo, ang babaeng yon. Yung iniligtas ni Jesus sa pambabato, yung iniligtas ni Jesus sa kamatayan, ayon sa katuroan ni Moses, ay tayo rin. The Jesus qualification to stone, meaning the Jesus qualification to judge, to condemn, to punish, or kill, or hurt a sinner, is very simple. Sinlessness. Dapat sinless ka para ka pwedeng mambato. No one qualified, of course. No one qualified to be the first or the next or the last to stone the woman because all have sinned. Dramatic. But the message is very clear. Hindi pwedeng malito ang sino man na nagbabasa ng mensahe. John 8:10-11, Jesus stood up and asked, "Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you?" "No, sir," the woman answered. Then Jesus told her, I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore. Baka bukas, kaladkad ka na naman nila dito. Araw-araw. Sabi niya, tigilan mo na yan. Napapahamak ka lamang. At ang lahat ng tao ay napapahamak din sa sarili nila. The foolish, self-appointed judges became wise non-judges. This is one of the biggest changes in a human being ever. Yung mga hangal ng mga tao, at hangal sila dahil lang judge sila, gusto nilang mambato, di ba kahangalan yun? Kasi ang walang kasalanan, ang lang pwede ang mambato. Nagbagong loob, nagbagong isip. Tinanggap nila sa sarili nila na hindi sila qualified. Tinanggap nila sa sarili nila, therefore, na makasalanan sila. So these people are not beyond redemption because they acknowledge their sinfulness. And in acknowledging their sinfulness, they also acknowledge their disqualification from judging others. Kaya yung foolish judges kanina, ngayon wise non-judges. Kaya wise. Ang wise judge, hindi nagja-judge. A wise moral judge does not judge. At pinag-uusapan natin moral, ha? Hindi yung legal. Siyempre, kung ikaw ay hukom, nasa hukuman ka ng mga gobyerno, batas, may nagnakaw, may gumawa ng crime, by the book, magja-judge ka. Hindi mo judgment yon. Based on the book, the law, the constitution of the land. Dapat yon, may judgment. Pero yung moral, katulad ng
kasalanan ng tao, nangalon niya ba siya, ganito ba siya, ganun ba siya. Pero yung halimbawa, may utang ka sa kapwa, idinimanda ka. Of course, it is wise for the judge na parusahan yung ng utang na hindi nagbayad at pilitin siyang magbayad according to the law. Hindi ganun ang pinag-uusapan natin ng mga kasalanan na hindi dapat i-judge yung moral. Hindi financial, hindi practical. Especially, personal morality. In-emphasize nga dito na yung babae nasa privacy of her home. She was doing her sin privately, not publicly, but it was taken out of its very private context and taken to a very public forum. Iniba. 1 John 3:5, "But you know that He," meaning Jesus, "appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin." Kaya dumating si Jesus ay para alisin, tanggalin, ilayo sa atin ang ating kasalanan as far as the east is from the west. Ang misyon ni Jesus, tanggalin ang kasalanan, tanggalin ang batik, tatak ng kasalanan, tanggalin ang parusa ng kasalanan, at tinanggap niya sa kanyang sarili yung kaparusahan na yun. Jesus was, is the only one qualified to throw the first stone and to judge sinners. But Jesus came not to judge, but to take away sin. In fact, to justify. Dumating si Jesus upang alisin ang kaparusahan ng kasalanan, ang batik ng kasalanan, yung tatak ng kasalanan, at yung pagiging outsiders ng mga makasalanan, at hindi lang yon, binigyan pa niya ng justification ng katuwiran ng mga makasalanan. Romans 4:25, "Jesus was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification." We are not only pardoned, we are not only excused, we are even justified because of Jesus. Na sa tingin ng langit, tayong mga makasalanan ngayon ay banal. Hindi dahil sa ating personal achievement, dahil sa achievement ni Jesus, kabanal ang nagiging atin din pag tayo'y nagpapaligtas sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Si Jesus na walang kasalanan, qualified na magparusa, manghusga, ay hindi nanghuhusga, in fact, nagliligtas pa nga. Tapos yung mga taong makasalanan, dinadaig pa si Jesus. Sila pa itong mahilig manghusga at laging humihingi ng kaparusahan sa mga nagkakasala. People who judge, accuse, and condemn others do not take away sin but inflicts it on people. They do not perform the work of Jesus. Ang mga taong nang-uusig, nagdidiin, naguhusga, at humihingi ng parusa sa mga nagkakaroon ng moral sins, hindi nila ginagawa ang gawain ni Jesus. They do the work of Satan. Because the work of Jesus is to forgive, to justify, to save. The work of Satan is to accuse and condemn. Sino man na ang lagi niyang ginagawa ay mang-akusa, mang-kondena ng mga kapwa naman niya makasalanan, naglilingkod siya kay Satanas. Hindi kay Jesus. Kasi ang trabaho ni Jesus ay magpatawad, maglinis, magligtas. Tulad ng ginawa niya sa babae, iniligtas. Ngayon yung nagpapahamak ng bubuko, yung mga gustong parusahan yung mga may kasalanan sa tingin niya, servant yun ni Satan. Ang nakakapagtaka, mas nagiging relihiyoso ang mga maraming tao, mas naglilingkod sila kay Satanas. Kasi mas nagiging judgmental lalo. Lalong nagiging malupit sa mga nagkakasala at laling hinahanap nila parusahan ng may kasalanan. Hindi yan trabaho ni Jesus, trabaho yan ni Satanas. Revelations 12:10, "For the accuser," meaning Satan, "of our brothers and sisters
who accuses them before our God day and night has been hurled down. Itinapo na daw, ibinagsak yung mapanisi, maghilig mangakusa, magdemanda. Sabi, itong si Satanas, wala itong ginawa, kundi ang ating mga kapatid sa Panginoon ay laging i-judge, i-condemn, at i-accuse before God. Tulad ng ginawa ni Satan kay Job. Sabi niya sa Diyos, eh, si Job naman, maka-Diyos siya kasi blessed, mayaman, malusog. Hindi naman talaga maka-Diyos siya eh, dahil lang maka-Diyos siya. Kasi pinagpapala. Tanggalin mo pagpapala niyan, isusumpa ka niyan, sabi ni Satan about Job. Ngayon, marami mga kapatiran ngayon, katulad ni Satan. Walang ginawa kundi akusahan ng kapatiran. Sabi ng Bible, trabaho yan ni Satan, hindi yan trabaho ni Jesus. So by not throwing the first stone, Jesus inhibited himself as judge. Hindi siya nag-judge and disqualified all others to throw the succeeding stones, in fact, any stone. Kung si Jesus na qualified at kaisa-isang qualified mambato ay hindi nambato, ano ngayon ang karapatan natin na siyang actually ay dapat batuhin? Anong karapatan natin na tayo pa ang mambato sa ating kapwa? Matthew 18:21, so on. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Hindi sa iba, ha? Sa akin. Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi pitong beses, kundi 70 ulit na pito. Sa Israel, yung pito is symbolic of perfection. Ang required lang ng kanilang kaugalian, magpatawad ka 3 times. Pag 4th, pwede mo nang hindi patawarin. Si Pedro, inaakala niyang siya napakabait. Sabi niya kay Jesus, 7 beses ko po bang patatawarin ang isang tao nagkakasala sa akin personally, repeatedly? 7. Di po ba 3 lang? So, dinagdagan ko pa ng 4. Ang bait-bait ko na. Sabi ni Jesus, di lang 7. Kulang. 70 times 7. Meaning, endlessly. Gusto ko lang itiin, ha? Hindi ito yung utang sa pera ang pinag-uusapan. Yung pagkakasala laban sa'yo personally, sa puso mo, sa dibdib mo. Kasi baka gamito ng mga iba na may utang sa pera, eh. No? Magpalusot. May utang sa mga sweldo, may utang sa pasweldo. Hindi itong pinag-uusapan, yung mga moral personal sins like adultery, like yung mga ganun, tulad ng babaeng binato. At sabi ni Pedro, nagkasala sa akin. Imagine, yung babaeng nahuli sa act of adultery, hindi naman siya nagkasala sa bawat isang member ng community eh. Kung nagkasala man siya sa sarili niya, doon sa partner niya, at kung may asawa yung partner niya sa asawa nun, pero hindi sa lahat ng gustong bumato sa kanya. Wala talaga silang karapatang mambato. So si Pedro, sabi niya, 7 times, para siyang generous. Parang wow, 7, lampas-lampas sa hinihingi ng kaugalian. Pero sabi ni Jesus, hindi, kulang. 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, sabi ni Jesus. Ito ang illustration ni Jesus. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. So this is unpaid utang or it led to slavery. Pagka hindi ka nakakabayad ng utang, nagiging slave ka. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Kita niyo kung paano nadadamay ang asawa at anak ng mga taong waldas, mga hindi nagbabayad ng utang o nagsusugal at natatalo ang lahat-lahat, nawawalan sila ng baka, nawawalan sila ng gamit, napagiging alipin sila, nabebenta sila, napapahamak because of the wrong leadership of the father or any member of the family. So magiging pambayad siya at ang kanyang pamilya.
lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari. Kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. So awa ang pinairal ng hari, representing God. Not justice, but grace, mercy, kindness. Ngunit, pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. So utang niya to sa hari, milyon-milyon. Pinatawan siya. Paglabas niya, nasa lubong niya ang isa niyang kapwa servant na may utang sa kanyang ilang daang piso lang. Sinakal niya ito at sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at bamayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. So itong kinaawaan ay walang awa sa kapwa. Sa kapwa may utang. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? So masama yung tao. Kasi tumatanggap lang siya ng pagpapatawad, siya hindi marunong magpatawad. At ang laki-laki ng ipinatawad sa kanya, yung maliit na utang ng kapwa, hindi niya ipinatawad. It is sin not to forgive people who owe you. And again, spiritual utang ang pinag-uusapan. Symbolic lang kasi yung kwento para madaling kwentahin ginawang pera. At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi nyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Halinaw! Tumatanggap lang tayong lahat ng patawad ng Ama sa langit sa pamamagitan ni Jesus. Sino tayo para hindi magpatawad ng kapwa? Ang totoo, lahat naman tayo sa Diyos lang nagkakautang. Bihira naman yung ang kasalanan natin is against other people. Yung pangang hindi naman siya ang na-offend, hindi naman siya ang naatrasuhan, hindi naman sa kanya nagkasala, yung pang mahiling mag-judge. Tulad nung mga tao doon sa kwento, hindi naman sila kamag-anak ng babae o nung lalaki o nung pamilya ng lalaki, sila itong galit na galit. Ganyan ang mga taong makasalanan, laging galit. At laging judgment ang gusto na ibigay sa kapwa. At sa ganong tao, galit din ang ama at judgment din ang ama ang ibibigay sa kanila. Anyone who judges others invites trial and judgment upon himself. Sino mang nanghuhusga sa kapwa ay inaanyayahan ng Diyos na siya man ay husgahan din. Romans 2:1, tulad ng ating binasa. Some of you accuse others of doing wrong, but there is no excuse for what you do. When you judge others, you condemn yourselves, because you are guilty of doing the very same things. Perhaps not always specifically the same thing, but generically the same thing. Kasi ang kasalanan, anuman yun, ay kasalanan din, pare-pareho lang. James 2:10, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. Sa 10 utos, sinunod mo ang siyam, hindi mo nasunod yung isa, guilty ka of breaking all the 10. In other words, kahit anong pagsisikap mo dyan, guilty ka pa rin. Kaya walang maglalakas ang loob na bumato, kasi lahat guilty. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God.
Romans 3:10, as it is written, there is no one righteous, not even one. Wala ni isang matuwid. Walang righteous, ang meron lang self-righteous. Yung nagpo-promote ng sarili, nag-aangat ng sarili, walang malinis, meron lang naglilinis-linisan. Walang banal, meron lang nagbabanal-banalan. Walang santo, meron lang santong kabayo. Sabi nga ng kanta. At kung sino ang mas relihiyoso kung minsan, mas santong kabayo. Ang hilig mambato sa kapwa, ang hilig manghusga, dahil lang may na-memorya ang 10 verses. Dahil lang hindi siya nagkakasala sa ibang larangan ng buhay, pero siyempre may kasalanan din siyang iba. At kung talagang wala na siyang kasalanan, isa na lang matira. Judgmentalism, isa sa mga pinakamalalaking kasalanan kay Jesus yan. So kasalanan pa rin. Kahit wala kang kasalanan ni isa, nang judge ka ng kapwa mo, yun na yung kasalanan mo. May kasalanan ka na rin. Walang ni isang matuwid. No one is qualified to claim sinlessness. No one is qualified to judge others and to throw the first or even the succeeding stones. In the story, the unwise judges became wise non-judges. It's a great story of transformation. Dakilang kasaysayan ng pagbabagong loob, paghuhunos dili, pag-iisip, at pagsuri sa sarili. Buti pa sila natuto. We should learn from them. Ano ang sigaw ni Darna? Ding ang bato. Dapat tayo ding bitawan ang bato. Hindi tayo dapat mambato. Kasi parang boomerang yan, babalik sa atin tatama. The imperfect, the sinful cannot judge others. The wise do not. The wise will not judge others. Sabi ni Jesus, Matthew 7, 1-2, don't condemn others, and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. Sabi niya, huwag kang mangkondena ng iba para hindi ka ikondena ng Diyos. Magiging kasing higpit sa iyo ang Diyos kung gaano ka kahigpit sa iba. Kung paano mo itrato ang iba, ganun ka itatrato ng Diyos. But many still insist, eh di po ba sabi naman ni Jesus, sin no more? Yes, sin no more. But Jesus did not say, if she sins again, you judge her na. No. This does not allow, entitle, and commission anyone to judge others, even if they sin again. Si Jesus lang may sabi, don't sin again. You'll get into trouble. Pag tutulong-tulungan ka na naman nila, pero hindi ko man nag-sin again na siya, pwede nang batuhin. Wala pa rin may karapatan. Especially if the sin is not committed directly or personally against you, wala kang karapatang mambato. Naku, pastor, yun pong ganun babae, nakikiapit sa ganun. Sa'yo ba nakiapid? Hindi po. Asawa mo ba yung pinakaapiran? Hindi po. Therefore, wala kang kay. Hindi naman sa'yo nagkakasala, ba't ka nakikialam? Pero yung may utang po sa akin, ayaw bayaran, ayan, may kaso, pwede. Lalo ko yung utang niya, property, physical, money, binabayaran talaga yan. Pero yung naku, masama po ugali niya, hindi siya mabait sa akin. Ano, moral sin. Sin against the spirit, against the emotion. Ipatawarin mo na, kasi ikaw din naman, sinasaktan mo ang puso ng Diyos, pinapatawad ka, so magpatawad ka ng iba. Huwag mong gamitin, gawiyahin yung katulong na milyon-milyon ang pinatawad sa kanya, tapos yung daan-daan piso lang, hindi niya ipinatawad sa iba. And us, against whom could people sin? It's only against God. But if God mismo forgives, dapat we also forgive.
Ask against whom could people sin? Against specific people. If you sin against specific people, seek forgiveness from the aggrieved. Pero walang karapatan yung iba na hindi kasali sa kwento na i-judge ka kahit may kasalanan ka pa. Hindi ko man nagkasala ka, para ka ng pinipit na luya, bawo ka na to everybody kahit hindi naman sila yung pinagkasalaan mo. Wala silang pake. Sasabihin ba, hoy, makasalanan ka, hindi ako sa'yo nagkasala, wala kang pake. Then humingi ka ng tawad sa taong pinagkasalaan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Pero yung ibang nanonood lang, wala silang pake na makialam sa'yo. Dapat alam mo rin yung right mo as a child of God. Hindi kita judge, hindi kita savior. So ba't ka nakikialam sa kwento na ito? Okay, magandang magpaalalahanan, but in love. You want to rebuke one another in love? Pero yung pinag-uusapan mo sa presence ng iba, hindi rebuke yun. Chismis ang tawag doon. Tapos yung personally, pupuntahan mo lang mag-isa, papaalalahanan mo, maganda yun. Pero hindi pinag-uusap-usapan nyo. At pagkatapos, babatuhin ninyo, huhusgahan nyo. Hindi na rebuke ang tawag doon, judgment na. The aggrieved is taught to forgive endlessly, 70 times 7, and not to condemn or throw stones. Yung audience, yung Uzi, walang karapatang mag-condemn. Tandaan nyo yun. Tayong lahat, wala tayong karapatang mang-usig sa kasalanan ng iba. At ididiin ko, liba na lang, may utang sa'yo. Pwede mo talagang singilin yun? Lalo't material thing na nasusukat at dapat lang talagang bayaran. The ancient context of the law was primitive. Bakit ganun nung araw ipinapabato pag nagkasala? Because it was tribal dynamics. It was about community relations. Nung nagsisimula pa lang ang civilization ng Israel, tribu pa lang sila, konting pamilya. Hindi pwedeng gumulo. Hindi pwede yung ikaw ay hindi mo asawa, nakikiapid ka doon kasi paano na yung anak niya, paano yung asawa niya, magkakagulo kayo. At pag hindi na united yung community, matatalo kayo ng ibang mga tribo kasi tribal nga eh. Hindi kayo makakapag-agriculture together, hindi kayo makakapag-commerce together dahil may mga division, may mga issue. Ang liit-liit ng grupo, dapat walang ganyanan. Kasi lahat affected, even the community. Kasi ikaw babae ka, nakiapid ka sa iba, nag-aaway kayo, eh kamag-anak kayong isa, kamag-anak ng kaibigan ko at nakasawa kayong isa, di pati kami mag-aaway, magkakagulo tayong lahat. So stakeholder kami, so responsible ka rin sa amin. But that was in tribal, primitive Israel. But from the Genesis to the New Testament, alam natin marami rin nangyaring pagbabago. Hindi naman lahat ng moralidad ng Old Testament carried over to the New Testament. Halimbawa, no Old Testament, men could marry many women, even the patriarchs. Si Abraham, pwede niyang anakan yung kanyang katulong. Si Jacob, pwede niyang pakasalan ng dalawang babae. Ang dami-dami nilang mga asawa. Kasi ang konti-konti pa nila noon, kailangan nilang magparami. Nauubos sila sa mga gyera, sa mga sakit. But the times when it was allowed was already different from the time of Jesus when Israel was already a very established kingdom. It was a big nation with so many people, with big cosmopolitan cities. Kaya may mga turo din si Jesus na, oh, you have heard in the Old Testament, ganito. Pero sinasabi ko sa inyo, ngayon, ganito na ha. Even the sense of morality was changing according to the needs of the community, according to the dictates of the needs of the nation, of the tribe. Kaya hindi lahat ng tribal laws nung araw ay pwede mo nang i-implement sa then already cosmopolitan, big city, Jerusalem. Na iba na ang social dynamics. Nag-iiba ang panahon. Nag-iiba ang mga hinihingi ng panahon. And even in the Bible, you see the response of the people to changing times. Yung mga dating bawal na bawal o hindi na. Katulad nung bawal na bawal kumain ito, bawal na bawal kumain nun, sa Christian time, hindi na. Because most of the commandments of the Old Testament were to preserve the tribe or the nation. Yung bawal kang kumain ng baboy, bawal kang kumain ng sugpo, bawal kang kumain ng ganito, pinauso kayo ng mga priest talaga para ang mga Israelites na huwag makisalamuha sa ibang lahi in Babylon. Most of these commands and this
teachings were developed during the captivity in Babylon when the Israelites were together with so many other nationalities all together in the big city of Babylonia. And they were afraid that they might lose their identity and not be able to return as one people to Jerusalem. Therefore, bawal makisalamuha sa ibang lahi. At para huwag sila makisalamuha, eto na yung bawal kumain ito, bawal kumain nun. So paano ka pupunta sa mga bahay ng non-Israelites? Sa iba yung pagkain. Paano ka ngayon mag-host ng kainan sa bahay mo? E iba yung kinakain ng mga magiging bisita mo. Ang bunga tuloy, hindi ka nalang nakikisalamuha. Tulad ng Sabbath. Ganun ba talaga kahalaga yon o may function yon? Pag Sabbath sa Babylonia, lahat ng tao holiday, dalaw dito, dalaw doon, pasyal dito, pasyal doon, nakikisalamuha sa isa't isa. So biglang hinigpitan ng mga Jew, walang kakain sa Sabbath, walang magtatrabaho sa Sabbath, walang maglalakad ng ganun kalayo pag Sabbath. Effectively, they were separated from the entire society in Babylon. Kaya si Jesus, ang dami niyang ginawa nung Sabat. Kasi sinasabi niya, wala na tayo sa Babylon. Iba na ang panahon. Hindi na nagsaserve ng function yung mga rules na yan na ang tunay lang namang dahilan ay para ihiwalay tayo sa ibang lahi. We're already an identity. We're a nation. We know ourselves. We can feel secure about going about with foreigners without losing our identity. May mga social functions yung mga batas na yan. Hindi lang laging inilaglag mula sa langit. And to be observed for all time, in all places, by all people. Tinitingnan mo rin, ba't ibinigay? Ano ang purpose? And some of those laws outlived their purpose. Kaya yung batuhan na yan, kung talagang kailangan at dapat, eh di dapat ipinagawa ni Jesus. Pero dahil hindi niya ipinagawa, ibig sabihin, hindi na kailangan, hindi na dapat. In this personal, private sin, the mob was not even involved or aggrieved or endangered. Hindi naman nalagay sa alanganin ng security nila yung buhay nila dahil yung babaeng yun went to bed with someone, not her husband. They were not no longer stakeholders. We are not justifying what the woman did. But what we are saying is, hindi justified yung reaction ng community sa babaeng ito. Kaya yun ang paninindigan ni Jesus, ang linaw-linaw. Why would Jesus not have the law applied if it should have been applied? Ito lang talaga ang tanong. The law of Moses required that this woman be stoned to death. Why would Jesus not have the law applied? Either Jesus was a lawbreaker or a lawgiver. In fact, he is a lawgiver because he gave already another law, the law of love. They barge into the woman's private space and time and activity, imposing ancient social control regulations in the then already modern and cosmopolitan Jerusalem. They were insisting on a primitive punishment on the woman. But Jesus said, the people have no right to meddle or judge or punish. Ask, how many times should the sinner be forgiven for a personal act? Jesus said, endlessly. The kingdom of God, certificate of sinlessness. This certifies that blank, your name, is sinless and therefore qualified to judge other people. Kung sinless kayo kapatid, write your name. Go ahead, write your name. Given on this what day of this month? In my year, certified and awarded by Jesus Christ. Anybody qualified, sinless, go ahead, write your name. And stand up so we can worship you. And we can ask you to save us because you are sinless. But, kung wala kayong lakas ng loob na ilagay ang pangalan nyo dito, you are a wise non-judge. You are wise. Yung may lakas ng loob, isulat nyo, ikwadro nyo, ilagay nyo wherever you can see it and judge everybody you see. Pero yung wala kang lakas ng loob, ikwadro nyo pa rin. Put it where you can see it to remind you na wala kang kay.
Sabihin nyo nga sa katabi nyo, wala kang kay. With feelings. At wala rin akong kay. No? Matthew 7, 1-3. Sabi ni Jesus, you can see the speck in your brother's eye, but you don't notice the log in your own eye. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. Don't condemn others, and God won't condemn you. So am I qualified? Am I certified to judge others? The answer is clear. Inilaglag ang mga bato. Walang may karapatan. Luke 6, 37-38, Jesus said, don't judge others, and God won't judge you. Don't be hard on others, and God won't be hard on you. Forgive others, and God will forgive you. If you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. Ang tunay na pinag-uusapang siksik, liglig, at umaapaw na ibibigay sa iyo ng Diyos, pag nagbigay ka, hindi pera, pagpapatawad. Pag nagpatawad ka daw sa iba, ibinigay mo yung patawad na yon. Ang ibibigay din patawad sa iyo ng Diyos ay siksik, liglig, umaapaw. 1 Corinthians 10:12, so if you think that you are standing firm, be careful that you don't fall. Kung ngayon, banal ka, tama ka, okay ka, huwag kang basta-basta mag-judge ng iba. Magdahan-dahan ka. Kasi hindi mo alam, baka bukas, ikaw naman yung lalaglag. Ikaw naman ang mangangailangan ng habag at patawad. Don't burn the bridge over which you too must pass. Watch and be answerable for your own soul. Judge only yourself. Ang ating certificate of sinlessness, titigan nyo ng 1 minute at manalangin kayo sa